guys, this is Wolfie and welcome back dito sa ating daily update sa kaganapan sa presyo ni SLP at ni Axie Infinity. So magandang umaga po sa inyong lahat. Thank God it's Friday na po, no? So ayan, balikan po natin itong ating update sa kaganapan sa mga prices ng mga cryptocurrency, no? So bago yan guys, ito i-announce ko lang po. Magkakaroon tayo ng paraffol sa March 20, so abangan nyo po yan. Pwede po kayong manalo ng pangmalakasang power bank at mga bagong t-shirts, no? So, to join guys, all you need to do is to subscribe to this channel, hit the notification bell, mag-comment ka lang dito sa video na to guys para makasama yung pangalan mo, no? So, siyam na araw na lang po, ayan, magpaparaffle na po tayo. So, don't miss our giveaways, no? So, ito, balikan na po natin itong kaganapan dito sa cryptocurrency ngayon. So, bumagsak po ang presyo ni BTC, no? So, kung mapapansin nyo, hindi pa po sila totally recovered dahil pulang-pula pa rin po itong ating market. So, may mga coins naman tayong tumaas, kagaya ni Terra Luna na nag-bounce back na po dito sa green area. So far, itong ating Crypto Fear and Greed Index ay nag-improve din po from extreme fear yesterday ay nasa fear na lang po tayo. So yan po ang ating market sentiments, no? At bukod pa dyan guys, silipin naman natin itong kaganapan dito sa chart ni BTC ngayon. So kung mapapansin nyo guys, dito po sa chart natin ay nagkakaroon po ng konting momentum, no? So umaangat po itong presyo ni BTC at nagko-close na po itong ating 50 MA, no? So malapit na po niyang dikitan ulit itong ating 50 MA. Kapag tumaas po itong ating candlestick guys, nabasag po natin itong ating resistance sa may $39,730 at pumaibabaw po itong ating candlestick dito sa ating 50 MA, may chance po ulit na baka umangat itong presyo ni BTC, no? Kagaya po nito. So matitest ulit natin guys kung babasagin na po ba ni BTC itong area na to, kasi nung last attempt niya guys, hindi po naging successful kasi marami po ang nagbenta kaya bumaba itong price, no? So ngayon, paangat ulit itong presyo ni BTC. Makikita natin mamaya guys kung mapupush pa nung ating mga buyers itong presyo ni BTC. Magkaroon tayo ng breakout dito, no? So that is very interesting guys. Gaganda po ang laro natin kapag nabasag po natin yung area na yan. Samantala, alamin din po natin ang technical analysis ni SLP ngayong araw na to. So, ganun pa rin po, no guys, dito po kay SLP, downtrend pa rin po tayo. Wala pa pong pag-angat na nangyayari dito sa price ni SLP. So, kung mapapansin nyo guys, iisa lang po ang trajectory nitong si SLP, ano, yung pattern niya po. So, this is a high. This is a lower high guys kasi mas mababa na po itong high natin compared to this. This is another lower high, no? So mapapansin nyo, iisa lang po ang pattern niya. So ang pwede pong mangyari dito, baka magkaroon po ng pump pero hindi niya po abutin ito, no? Magkaroon ulit po tayo ng lower high. So kapag nangyari po yan, malaki po yung chance na baka bumaba na po itong presyo ni SLP dito kapag walang masyadong bumili at hindi na push ng ating mga buyers, no? So ganyan po talaga, pababa na po ng pababa itong presyo ni SLP. So very bearish po itong chart ni SLP, ano? Wala po masyadong ganap, wala po masyadong movement, at wala po masyadong bumibili kay SLP. Mas marami po ang nagbebenta kaysa bumibili, kaya hindi po natin mapaangat itong presyo ni SLP. So, ang kailangan po dito guys, mas marami po tayong investors na mamumuhunan kay SLP, mas maganda dahil mapupush po natin yung price ni SLP paitaas. Pero as of right now, kagaya nga ng sinabi ko kanina, pwede po na umangat itong presyo ni SLP, pero I don't think kaya niya pong tapatan itong area na to, no? It's more likely aangat po siya ng konti, magkakaroon tayo ng downtrend or slide pababa ng presyo niya. Okay. So, yun po ang ating technical analysis dito kay SLP. Mababa pa rin po itong ating RSI. Volume natin, bagsak pa din. So, bukod pa dyan, alamin din po natin itong kaganapan kay AXS ngayon. So, ganun din po si AXS, no? Nakakapag-record po tayo ng mga lower highs dito po sa chart niya. So, this is a high, lower high, lower high, lower high, and then lower high. So, ganun din po ang trajectory niya. Kapag marami po tayong ganyan na lower high, downtrend po yan, no?
So, padown po itong presyo ni AXS ngayon. More likely guys, baka umangat itong presyo ni AXS guys. So, maaari siyang umangat dito and then magre-retrace po paibaba. So, baka ma-reach na rin po natin itong area na to, no? This is $44.43 centavos. RSI natin guys, nasa gitna pa rin. So, mababa pa rin po ito. Volume natin, medyo flat yung volume natin, no? Wala masyadong nagtitrade kay AXS for the past few hours. Kaya bumabagsak po yung price niya at mas marami din po ang nagbebenta kaysa bumibili. Kaya mababa po yung presyo ni AXS. Kasi kapag malaki po ang demand, tataas po itong mga prices nila. However, maliit po ang demand niyan kay SLP at kay AXS dahil ko konti po ang bumibili. That is why mababa po yung price niya at very rare pong mag-pump ngayon yung mga prices nila, no? Unlike yung mga other coins guys, medyo mabilis silang mag-bounce back kagaya ni Terra Luna. Napakagandang coin din yan guys. Huwag po kayong, huwag nyo pong ilimit yung sarili nyo dito kay SLP at AXS. No? So marami pa pong coin dyan na pwede po tayong makapag-invest para guys, para kumita din tayo. No? Hindi lang na-isolate itong ating portfolio dito sa dalawang coin na to. So that's the ano guys, that's the most important thing, huwag nyo pong ilalagay sa iisang coin or dadalawang coin yung inyong pera. So, hatiin nyo yan guys, pwede pong 30, 30, 40, maganda po yan, 30% isang coin, 30% isang coin, 40% isang coin. Pwede namang tigti 25 silang lahat para apat po yung trinitrade nyo, no? So, yan lamang po ang ating update ngayong araw na to. Again, marami pong salamat sa lahat ng sumusuporta at nanonood ng aking channel. My name is Wolfie and see you on the next update, guys. Take care and goodbye.